Okay mga kaibigan, ang segment natin ngayong araw ay maghihigpit tayo ng kadena ng KTM Duke 390. At bago ko umpisahan yung vlog na to, introhan muna natin mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, balik tayo. Hihigpitan natin yung kadena ng KTM Duke 390 kasi delikado sa part na to, baka matalunan tayo ng kadena madisgrasya tayo. Ito ang proseso, babaklasin muna natin yung slider mga kaibigan kasi hindi ma-adjust yung adjuster kung hindi babaklasin to. Ayan, at simulan natin baklasin mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, baklasin muna natin yung slider. Ayan, luwagan na natin. Ayan. Magkabila yan mga kaibigan, nababaklasin mo yung slider para may adjust mo yung kadena ng KTM Duke. Remember mga kaibigan, hindi to spool, slider kasi umiikot. Pero pwede rin spool siguro kung gusto nyo. Kayo may bahala kung anong trip nyo. Ayan, ito yung adjuster ng KTM Duke. Luluwagan mo muna itong mga kaibigan, itong axle magkabila yan. Ito yung kabila. Ayan, luluwagan mo muna yan. Tatanggalin mo rin yung slider mga kaibigan. Ayan. Ayan, unting luwag lang yun mga kaibigan. Kasi naluwagan na kanina yun eh. Naluwagan na namin kanina. Kaya, unting luwag na lang. Kaya ayaw ko kasing katin yung video. Gusto ko tuloy-tuloy mga kaibigan. Kaya niluwagan na kanina. Ayan, tanggal na yung slider. Ito yung adjuster mga kaibigan. Ang pag-adjust ng kadena ng KTM Duke, ayan o, may guide dyan. Itong unang-una. Ayan. Ngayon, gagamit tayo ng socket wrench. Ang socket wrench ng KTM Duke ay 22 mm mga kaibigan. Ayan o. 22 mm. Ayan. Ayan, 22 mm. Ayan. Luluwagan mo lang ng konti. Huwag mong tanggalin totally para hindi ka na masyado mahirapan maghigpit. Basta lumuwag na yan, adjust mo lang to. Banat na siya. Tuloy mo na. Ito. Ayan. Yung malaking yan, bali stopper lang yan. Ayan. Steady lang yan. Tapos yung maliit, ayan, a-adjust mo lang yan, steady lang yung malaki. Tapos yung maliit, yun ang pipihit. Tandaan nyo mga kaibigan, stopper lang yung malaki. Ayan. Ayan. Ayan, adjust lang yan, ayan. Ayan. Makikita nyo mga kaibigan hanggang umisod yung adjuster. Ayan. Ito yan mga kaibigan. May adjuster dito. Ayan. Sagad na yan. Makikita nyo pantay yan sa kabila. Ito. At saka sa kabila. Ngayon, pagka okay na yan at pantay na yung pinaka-guide sa ilalim at saka yung adjuster. May guide yan mga kaibigan sa swing arm ha. Mayroon yan. Ayan. Ngayon kung okay na yan, higpitan na ni Brother Joseph yung stopper. Yan ang stopper ng ng KTM Duke sa chain adjuster. Ayan, higpitan niyo na yan. Ayan, tandaan niyo ito yung guide. Ayan.
O, tapos, yan, mahigpit na yan. Sa kabila naman. Medyo pag nahigpitan na pala, ayan, yung nut sa axle, higpitan mo ng konti para hindi sumama. Ayan. Ayan, konti lang. Tapos, sa kabila naman tayo mag-adjust. Ayan, mga kaibigan. Same ano lang, same process din sa kabila. Ayan. Abangan nyo rin yung FB page niya, mga kaibigan, ginagawa na. Sa mga mahilig sa Tamiya, abangan nyo yung page niya, ginagawa na. Ongoing pa lang. Abangan nyo soon. Ayan, mga kaibigan, yan yung adjuster na tinuturo ni Brother Joseph. Ayan, same process lang din, mga kaibigan. Ayan, ang batayan ng pag-a-adjust ng kadena, ito, dito kayo bumase, mga kaibigan. Ayan, no? Yan, sakto na yung higpit na yan. Hindi yan malasikip, hindi yan maluwag. Huwag kayong magbabase dito. Kailangan laging dito sa malapit sa putres. Ayan. Konting play lang, okay na yan. Huwag sobrang higpit. Kasi masisira yung sprocket dun sa engine. Ayan, higpitan nyo na, mga kaibigan. Ganyan lang naman ang process. Mabilis lang naman. DIY sa mga walang budget, kagaya ko. DIY lang kami. Ayan. So, okay na yan. Higpit na. Higpitan naman natin yung nut sa axle. Ayan. Tamang higpit lang, mga kaibigan. Huwag masyadong mahigpit kasi baka ma-loose thread naman yung thread ng axle. Ayan. O, ayan. Tapos na, mga kaibigan. Tapos ibabalik na natin yung slider. O, abangan nyo yung FB page sa Tamiya. Ongoing pa yung ano page, ginagawa pa lang yung mga videos. At sa mga mahilig sa Tamiya, anong may papayo mo, Sep? Pumasok na sa laro ng Tamiya, kailangan may budget kayo. Oh, larong mayaman niya yayamanin. Puro Tamiya. Oh, yan yan. Oh, invite mo sila, Sep. Tamiya 4-wheel drive. Yun, abangan niyo na lang. So yan, naikabit na yung slider sa kabila naman. At isa pa nga pala, mga kaibigan, yung tornilyo ng adjuster, ito, isagad nyo to, ha, isagad nyo dito sa adjuster, tsaka to higpitan nyo para hindi kumalas, para hindi mawala sa align. Ayan, kabit na uli ng slider. Ayan, sa mga DIY, ayan, ma-guide lang yan, simpleng tips lang yan sa mga hindi marunong mag-adjust na papagawa ka pa. Ito, kayang-kaya mo na ito. Napakasimpleng ano lang bagay. Kailangan mo lang ng 22mm na ano, socket wrench para sa axle. Pang KTM Duke, 22mm. Okay, hanggang dito na lang ang aking vlog, mga kaibigan. Maraming salamat. Bye-bye.